Konnichiwa, mga kapinas. It's me, Mery Sensei, an assistant language teacher in Japan. Welcome to my YouTube channel. Kamusta po kayo? Sana ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan, maging ang inyong pamilya sa iba't ibang panig ng mundo. In this video, I'd like to share my first dental visit in Japan. Before we continue, I want to thank you for viewing and subscribing. Thank you very much. Kung ikaw naman ay bago sa aking channel, please subscribe and click the notification bell button para ma-notify ka sa susunod kong video. Going back to the topic, para sa inyong kaalaman lamang po, diyan sa Pilipinas o kung saan mang ikaw na lugar ngayon, dito po sa Japan ay medyo may kamahalan ang pagpunta sa isang dental clinic o pagkonsulta sa isang dentist. Kung hindi naman po talaga kailangan, kaming mga ALT o mga OFW dito ay hindi na rin pupunta. Mas pipiliin na rin namin na sa bansa na lang natin magpakonsulta o magkaroon ng dental check-up. Alam niyo po ba ang nangyari sa akin? Kagabi, biglang natanggal yung pasta sa isang ngipin ko. Kaya po, hindi ako gaanong nakatulog. Bakit? Dahil po sa pag-iisip o pag-aalala kung paano ang gagawin dito sa natanggal na pasta sa isang ngipin ko. Biglaan po talaga, hindi ko inaasahan. Iniisip ko kung hihintayin ko na lang yung araw ng pagbakasyon ko sa Pilipinas at doon na lang ipagawa uli, o kaya naman pupunta na ako kinaumagahan dito sa dental clinic na malapit sa apartment ko. So, ito na nga po yung nangyari. Naisip ko na malapit na po kaming bumasok ulit sa school. Kung hindi po ngayong first week ng April, baka next week or second week ng April. Kaya po, nag-alala ako kung pupunta na ba ako o magpapalipas muna ako ng ilang araw. Baka hindi naman po kasi sumakit o hindi makaabala sa pagtuturo ko o pagtatrabaho. Pero, alam niyo man po, it's a big no-no na pumasok ka sa school o humarap ka sa mga estudyante mo na may something wrong sa mukha mo o sa iyo mismo. Siyempre, lalo na kung may sira yung ngipin. Hindi po talaga maaari yun, di ba? At saka, baka sa mga susunod na araw, magkaroon na ako ng problema. So, wala po ako naging choice. Pagkagising ko kaninang umaga, eto na nga, nag-decide na po ako na pupunta na lang ako sa dental clinic. Medyo nakakakaba. Kasi wala pa nga po kong karanasan simula nang dumating ako dito sa Japan. Kung ano ang sasabihin, ano ang gagawin, paano ba ang approach pagdating doon, wala po talaga akong idea. Pero salamat sa Diyos, nag-pray pa rin po tayo kahit ganun yung bagay ay kailangan pa rin natin ipag-pray. So pumunta na nga po ako doon sa dental clinic na malapit sa apartment ko. May two options po ako para makarating doon sa dental clinic. Maglakad for 20 minutes or magbus, pero 10 minutes lang, nandun na ako. After 10 minutes, nandun na ako sa dental clinic. Eh, syempre po, medyo delikado ngayon yung sitwasyon sa kapaligiran natin dulot nitong COVID-19. So, mas mabuti na lang na sumakay ng bus. Pagdating ko sa dental clinic, naging maganda naman yung pagtanggap. Siyempre, nag-greet kami sa isa't isa, konnichiwa, konnichiwa. At ang una ko pong sinabi ay, hajimete desu. Ibig sabihin, it's my first time. Obviously, wala po kong appointment, pumunta ako doon. Talagang lakas lang ng loob. Pero may dala tayong mga sandata. Sasabihin ko po sa inyo mamaya kung ano yung mga sandata na dala natin. Kaya please, keep on watching. So, eto na nga, nagkaroon ng greeting, and then sinabi ko na it's my first time in Japanese, hajimete desu. And then, they ask for my full name.
Actually, may pinakita po sa akin yung receptionist na form that I have to fill in. Pero it's in Japanese. Kaya po, ang ginawa niya, she asked for my residence card and then health insurance card. Yun po yung mga sandata na dala ko. At meron pang isa, syempre yung pambayad. Karagdagang sandata po natin yan. So, siya na yung nag-fill in ng form para sa akin. After waiting for 5 minutes, tinawag na po ako nung dentist. Pinaupo, and then tinanong ako, itaides ka? In English, it's painful. Ang sabi ko naman, itakonides, it's not painful. Huwag po kayong ma-amaze kasi yun lang po yung napagandaan ko yung Japanese kanina. Kasi yung itay, ibig sabihin na po yun, painful. So, pag sinabing yung hindi, pwede nyo namang sabihin nay lang. May hindi na rin po. So, kahit po badok-badok pa yung Japanese ko, nagkaintindihan naman kami noong dentist. So, pagkatapos nun, chinek na yung ngipin ko na natanggalan ng pasta, and then konting linis. Pagkatapos, an x-ray. Yun ang ikinagulat ko. Kasi di ba po sa atin, pag sinabi mong bunot, bunot lang. Pasta, pasta lang. Parut kanal ka, parut kanal lang. Or cleaning, cleaning lang. Di ba? Wala naman pong kasamang x-ray. So, in x-ray ako. And that was my first time to have that dental x-ray. At syempre, dahil high-tech na sila, so, sitting pretty ka lang doon, in x-ray, ang ngipin. Pagkatapos, 5 minutes lang uli ako naghintay eh. Binalikan na ako nung dentist, and then, tinanong ako uli kung may nararamdaman ba akong sakit or painful ba. Syempre, ang sabi ko na naman, naides. Okay po. And then, nagsabi siya, feeling. Pero hindi po yung feeling ah, kung ano yung nararamdaman ko, kung ano yung pakiramdam ko. Ito po yung feeling kung ano yung ilalagay doon sa natanggalan nga na pasta ng ngipin ko. So, I have 2 options. Ang sabi niya, white is weak, silver strong. So, syempre, go na po tayo sa silver. Nagtanong po ako, ikurades ka? Magkano po ba? How much is it? Syempre, nasabi niya, pero hindi pa rin ako sigurado sa magiging overall amount or total amount ng babayaran ko. So, sinabi ko na nga, silver. And then, mabilis nang eh. Actually, hindi na nga po nila ako ginamita ng anesthesia or may injection. Walang ganun. Nilagay na agad yung feeling. And pagkatapos ko, sabi na, warimashita, finish. Ganun lang kabilis. Hindi na rin ako naghintay ng matagal. So, overall, 30 minutes yung na-spend ko dun sa dental clinic. So, uulitin ko po, pumunta ako doon, may mga sandata. Nabanggit ko kanina, hiningian ako ng receptionist ng residence card. So, eto po yung residence card. Dala ko, binigay ko. And then, yung health insurance card. So, sa aming mga ALT, o mga OFW dito sa Japan, napakahalaga nito. Lalo na itong health insurance card. Kaya para po sa mga kapwa ko ALT, wag na wag nyong iiwan yung inyong health insurance card sa inyong apartment. Kahit saan kayo magpunta, kasama ng residence card, importante sa atin ko, sa atin ito. Kasi in case of emergency, meron tayong sandata. At syempre, kahit papaano, yung salapi o datong natin. Okay, so after po nun ng procedure, binigyan ako ng resibo and tinanong ako para sa next appointment. Siguro po yung next appointment para i-check lang nila kung kamusta na yung dental filling na ginawa nila sa akin. So, they gave me options. Pinili ko na lang by next week, probably on Saturday, babalik po ako sa kanila para sa another checkup. So, yun po yung naging karanasan ko kaninang umaga. And nais ko din po na i-advise kung kayo naman po ay nagtutour dito sa Japan o kaya may bala kayong mag-tour, hindi lang isang beses,
mas maganda po na magkaroon kayo ng health insurance card. Kasi kung ano man po ang mangyari, may maging masama sa pakiramdam nyo na kailangan nyo talaga magmunta sa hospital o sa isang clinic, katulad ng nangyari sa akin, biglaan po ito. Hindi ko talaga in-expect kasi 2 years na rin po itong pasta ko sa ngipin eh. Wala naman po akong kinain na matigas. Wala naman po akong kinain o ininom na pinagbabawal pag may pasta ka sa ngipin. Biglaan lang po talaga nangyari. So, mas maganda may handa tayo. Siguro po kung wala akong health insurance card, wala ako nito, malamang ang binayad ko ay 8 to 10,000 yen. Pero dahil meron akong health insurance card, 30% lang po ng full cost yung binayaran ko. So, napakaganda po, di ba? Kaya, napaka-inam kung mayroon po tayo nito kung narito kayo sa bansang Japan. Kaya po, maraming salamat sa pakikinig. Thank you for watching. At kung nagustuhan niyo po itong video, give it a thumbs up and share it. Sa susunod po na video, kita-kits tayo. Thank you very much. God bless!